Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Gigil talaga dito eh. Tapos eto ha, may papanood po ako sa inyo. Oh, kaagad-agad pong Rumes back. Ewan ko lang kung napanood nyo na to, eh siguro mas minsan nauuna kami. Baka hindi pa binalita to ng ano, ng news. Pero Rumes back na po si Mamshi L. Si Ma'am, hindi pala, mas maganda kung Mamshi Tars. Tarsier, ay sorry. Mamshi Tars. Oo. Oh, yan, date ya. Oy, kay Sir Jay, kay Chef Carlo. Mamaya, isa-shoutout ko kayo ha, pagtapos natin ng topic natin ha. Okay, ito, simulan na natin at papanood. Panoorin muna natin yung sinabi ni BP Sara kasi ako, ako po ay hindi ko po talaga ito pinanood. Gawa po ng, sabi ko gusto ko na, ano, gusto kong panoorin ng sabay po tayo. Yeah, sabay tayo. Bakit? Masama ba pag sabay? Wow, gusto ko. Manatap. Anam po natin to. Pasin sorry po ha. So yan na po. Oh, oh. Sorry na po po. Alam nyo naman, bago pa lang dito. Puro ko kayo ganyan. Masyado naman kayo high blood. Huwag nyo naman nakagagadawain. Grabe. Wala, awain nyo na agad. Wala po. Ito na. Oh. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Sinagot na ni Vice President Sara Duterte ang mga naging pahayag kamakailan ni First Lady Liza Araneta Marcos kung saan tahas ang sinabi ng unang ginang na masama ang kanyang loob sa vice-presidente. Sa isang video message, sinabi ni VP Sara na karapatan ng unang ginang na magalit at sumama ang loob. Gayunman, walaan niya itong kinalaman sa kanyang trabaho bilang isang public servant. Ayon sa Vice Presidente, idadaan na lamang nila sa pribadong pag-uusap ng Pangulo ang mga susunod na hakbang para makaabante na sa mga issue. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Para kay VP Sara, mas marami pang mga importanteng issue sa bansa ang dapat unahin. Gaya na lamang ng... Diyan tayo na dala eh. Dito. Saan na yan? Diyan tayo na dala eh. Sa mga ganyan ni BBM eh. No? Diba? Ano? Ako lang ba nabudol dito? Kasama rin kayo. Oh, kasama kayo doon. Ha? Huwag ako ha. Hoy, Mayora, but late ka ha? Huh? Oh, diyan tayo na, ano? Diyan tayo na dali oh, sa mga ganito-ganito nila oh, ni Baby M oh. Oh, yan oh. Saan yung hawak kamay? Hawak kamay. Yeah, oh. Diyan tayo na dali. Diyan tayo na dali sa mga ganyan-ganyan eh. Best friend. Best friend pero galit si Mamshi Tars. Ganda ng pangalan eh, no? Mamshi Tars. Oh, grabe mga ngiti ni Baby M dito, ha? Oh, di ba? Oh, yan oh, tingnan mo mga ngiti yan ni Baby M dyan, oh, panalo. Ako po, kapag napapanood to ni Mamshi Tars. Ah, ganun ha? Kaya siguro gigil na gigil si Mamshi Tars kay ano eh. Dahil dito, dahil dyan, no? Oh, yan, no? Oh, yung mga ganyang ngitian ni BP Sara dyan na, oh, ano eh. Kahit ako, nababakla ako dyan, eh. Oo, oh, dyan na Gina G si ano eh. Dyan sa mga ngitian na yun, Gina G si Ma'am si Tars. Oo, oh, diba? Oh, yan, oh. Oh, saan natin? Oo, oh, best friend! Oh, dyan tayo nadali, oh. Best friend ng Duterte, kaya binoto natin. Yan. Kasi sabi ko sa'yo, huwag na kayong magpa-uto. Ha? Huwag na kayong magpa-uto. Asa yung pangamot ko nga pala? Hindi ko lang ang live ko pag wala ang pang... Where's my pa... Hey! My darling! Where's my pang sungal? Ay, wala pala dito.
Wala nga pala akong darling, ba't nga pala naghahanap ng darling? Just Jelly, kunin mo nga muna yung pangamot ko dun, oh. Tatayo pa yung yaman. Sige, pwede naman, mamaya na lang siguro. Okay, panorin natin tayo. Best friend, oh. Pasok, best friend. Para kay VP Sara, mas marami pang mga importanteng issues sa bansa ang dapat na unahin. Gaya na lamang ng usapin sa kahirapan, kagutom, kriminalidad, terorismo, insurhensya at ang paglaganap ng illegal na droga. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Unahin natin ang Pilipinas. Utay na sa pool dito si BBM. Unahin natin ang Pilipinas bago ang drama. Ba? Unahin natin ang Pilipinas bago ang drama. O kasi kadalasan nangyayari kasi kila BBM kasi puro ano eh, puro dramatistic eh, no? Darling pala, ha? Haba? Haba? Thank you very much. What are you angry, ha? Just Jelly, ha? My darling is anharot. That's my, ano ba tawag niya sa akin? Kabit niya daw ako. Oh. Gusto mo bang mano dyan? Gusto mo bang mano ka kay anharot? That's my darling. Yeah. Lahat kami niyan kabit ng mga banateros. Oh, ito, oh, sapul na sapul dito si ano, si BC BBM, oh, pakinggan niyo, ulitin natin. Ulit-ulitin natin 'yan, isampal natin sa mukha niya. Unahin natin ang Pilipinas. Oh, di ba? Unahin natin ang Pilipinas bago ang drama. Oh. Ano ngayon, ha? Ba't ganun yung mic ko tabingi? Paano ba? Yan. Oh, yan. Yan, okay ka na dyan? Tayo mo, hagis kita. Sige, pag di ko umayos, hagis kita. Sabi ko sa'yo, ha? Sabi ko sa'yo, ha? Doon na, dyan, sapul na sapul si BBM. Uy, mga ganyan tara. Oh. Oh, di ba? Yan, gustong-gusto kay BP Sara. Yun. Sa naunang panayam kay First Lady Liza Araneta Marcos, may naalala kayo dito? May naalala kayo dyan sa ganyang senyas, yung ganun-ganun. May naalala kayo sa ganun? Ganyan-ganyan. Oh, yung dilawa na nag-traffic enforcer sa ulanan dati. Oy, Maring Karen Domingo, ba't ngayon ka lang? Oy, Maring Cassie, Maring Vilma, ba't mga late kayo, ha? Yan na. Nakakalimutan niyo na yung gwapo niyong host, ha? Ayan, oh. Dito yan, ano? May familiar sa akin yung mga ganyan. Ayan, oh. Oh, left, right, left, right, left. Right. Oh, right. Oh, si Mami Tarsio. Pero in fairness, ha? Si Mami Tarsio. Aunang panayam kay First Lady Liza Araneta Marcos, inamin ito na masama ang kanyang loob kay Vice President Sara Duterte. Matapos itong dumalo sa rally sa Davao City, kung saan tumawa umano ang vice-presidente ng tawaging bangag ni dating Presidente Rodrigo Duterte, si Pangulong Ferdinand. O ngayon, may ipapa, ano daw, alam nyo, napanaginipan ko to. Oo, sa totoo lang, napanaginipan ko yan. Na bawal nang tumawa sa Pilipinas. Lahat ng tumatawa, lalo't si BBM, ang kinukutya, ay makukulong na. Oo, kaya kayo, 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 ikaw. Lalo ka na, Just Jelly, Anharot, yan, Maring Karen, kayo, kayong ano dyan, ha? Kaya, wag ka, ay, good, ako, tumawa pa si Maring Karen, no? Oh. Ay, paktay ka dyan. Paktay ka din, ha? Oo. Paktay ka din, ha? Tatawa-tawa ka pa, ha? Pag nayari ka ni Mami Shitars, iyak ka dyan. Tulong daw, ho? Oh. Napanaginipan ko yun, eh, sabi. Oh, lahat ng mga tatawa, pag kinukot siya, si BBM ay makukulong. Tindi nun. Dinan Marcos Jr. Samantala, sinabi naman ni dating Office of the Vice President spokesperson Barry Gutierrez na maaaring umanong maging mitsa ng pagtatanggal kay VP Sara sa gabinete ang hindi nila pagkakaunawaan ngayon ni First Lady Liza Marcos. Nako! Wait lang! There's more. Tama ba yung narinig ko? Well, ulitin ko nga. Ulitin ko yung sinabi nung ano. Akala ko ako lang yung maaibag, oh. Tangina, mas matindi pa pala to.
Yung naibag niya, no? Buong mukha, eh. Kung sa akin, naibag lang. Sa kanya, buong mukha, eh, no? O. O, ayan, no? Tingnan nyo, no? O. O. O, pakinggan nga natin. Arang baka, nagkamali lang ako. Sinabi naman ni dating Office of the Vice President Spokesperson Barry Gutierrez na maaari umanong maging mitsa ng pagtatanggal kay VP Sara sa gabinete ang hindi nila pagkakaunawaan ngayon ni First Lady Liza Marcos. Ha? Ha? Sumusapay ko mukha mo? Paano tatanggalin? Paano? Ha? Paano tatanggalin ni... Paano posibleng matanggal or meet siya ng pagkatanggal ni BP Sara ang away or tampuhan nila ni BP Sara? Sa totoo si wala naman si Ma'am Tarsier lang yung Tarsier. Si Ma'am, sorry. Komedyante. Si Mami Tars lang yung ano. Si Ma'am, oy Ma'am Lodi, ma-akay mi Sara. Si Mami Tars lang yung may tampo kay BP Sara. Oo, si BP Sara wala nga pakialam sa kanya. Tapos eto pa, ang pinakamalupit dito, bakit si ano ba? Si Ma'am Tars ba ang binoto natin? Ang binoto ng taong bayan? Kahit na 16 million votes lang talaga yon. Dito to, dito, ito seryoso. Siya ba yung ano para may posibleng po. Ay. Makakagigil yan ah. Parang napakalaking kalokohan naman ata, no? Ha? Siya ang magde-decide na tanggalin? Oo, may posibilidad na matanggal pa. Bakit? Ha? Unang-una, kaya nga sinabi ni BP Sara na may karapatan si Ma'am Tars na ano na magsalita siya ng ganyan dahil isa siyang normal na isang mamamayan ng Pilipino. Katulad ni Tatay Digong. Kahit anong sabihin ni Tatay Digong sa media, sa publiko, kahit magtutuwad-tuwad dyan si Tatay Digong, walang pakialam ang gobyerno dyan. Alam niyo kung bakit? O hindi naman na ano ah, hindi naman na nakaupo si ano ah. Hindi naman parte ng gobyerno si Tatay Digong. O bakit? Si First Lady parte ba? Hindi. Yung asawa niya, oo. Bumuha naman ata noon. Sino ba tong hype na to? Ito. Yung puro high bag. Ito. Yan. Sino ba yan? Yan oh. Grabe mo. Ito na. Positive. Sino ba yan? Alam mo, misang kapag lobat ka, wag mo kami yung pinagdadamay, ha? Oo. Oh, may tsura na. Sino ba to? Ay, may ano daw. Kalukuhan eh, no? Tanggal kay BP sa... Pero alam naman namin ng mga DDS, mga solid Duterte supporters, na yan talaga yung pakay nyo kay BP Sara. Hindi na yan ano sa amin, hindi na bago sa amin yan, ha? Alam namin yon, ha? Huwag nyo kaming gawin tanga. Alam namin na yun talaga yung gagawin nyo, yun ang plano nyo kay BP Sara. Oo. Ngayon, unang-una, ang kailangan magalis diyan ay si BBM. Kung sakaling tanggalin niya si BP Sara, eh katapusan na rin nila. Ayun na yung katapusan ng karir nila dito sa Pilipinas. Totoo 'yan. Sa tingin niyo, gagawin ba nila 'yan? Hindi. Hindi nila gagawin 'yan kasi alam nila magmumukha silang masama. Talagang masama talaga. Ngayon pa nga lang na pinagbinabalakan lang palang nila, masamang masama na talaga sila. Lalo na si Ma'am Tars. Diba? Ang inang yan ka, ano kayang mindset mga ganitong pinagsasabi ng mga may mga pinag-aralan naman kayo. Pero ba't ganyan kaya lumalabas sa mga utak, mga, sa bungangat, sa pumapasok sa utak nyo, no? Para sa gabinete, ang hindi nila pagkakaunawaan ngayon ni First Lady Liza Marcos. Sa isang ex-post, sinabi ni Barry Gutierrez na bagamat hindi bumibitaw si VP Sara sa kanyang posisyon, hindi malayong mangyari na alisin ito dahil sa kinakaharap na sitwasyon. Ito pa pinakaano dito. Bakit nyo tatanggalin si BP Sara na maayos naman yung ginagawa niya
ginagawa niyang trabaho. Ni Katiting nga, wala nga tayong masilip kay BP Sara na pangit na ginagawa niya sa DepEd. So, ganun na pala ngayon ng rules. Kapag galit sa'yo ang First Lady, may karapatan na silang tanggalin ka, ganun ba? Ang lupit nyo, ha? Iba din kayo, ha? Iba din, ha? Iba din, ha? Ganun na pala ngayon, no? Kapag naging katampuhan mo or may galit sa'yo, ang First Lady, pwede ka nang sibakin. Ah, kaya pala natanggal si Ma'am Trixie, si Governor Hubahib. Mga ayaw nila yan, eh. Marami pang iba dyan, eh. Sino pa ba? So ngayon, ang pinagpapalanuan si BP Sara, para sa akin, diba, ilang beses ko nang sinabi, di tanggalin nyo. Pag tinanggal nyo yan, yan na yung katapusan ng karir nyo dito sa halo. Pero hindi nila gagawin yan, eh. Paawa-ipik ang ano nyo, ang discarding nyo sa mga tao. Hindi nyo gagawin yan. Hindi ho nila gagawin yan dahil nga po na ano, sa kadahilanan na Sir Spencer, shout out, paano ba ipinto? Paano ba ipin? Wala siyang ano, walang pin ako yung kayo. Pipin ko sana si Sir Spencer. No? Ang ina, nung klaseng mindset yan, pag naging katampag na galit pala sa iyo ang First Lady, wala na, tanggal ka na agad. Ito, pabasahin natin. May kaopisina ako dati na kapareho ni FL sa pananamit at pananalita. Tawag namin sa kanya Noodle Girl. Kasi tea lady siya. Yun bang in charge sa pantry, pero kung makaasta, parang siya ang reyna. Hindi, alam niyo yung mga ganito. Ito yung mga ugali ng mga sinangunang tao. Mga kapanahonan ni ano, kapanahonan ni Magellan, ni Lapu-Lapu. Kaso nung panahon ni, nung naabutan niya si Lapu-Lapu at si Magellan, nung mga panahon na yun, si Magellan wala pang tato. Kaya nga tingin niya sa may mga tato, di ba masasama? Kapag may tato ka, masamang tao ka. Hindi kasi ganito yan. Speaking of tato, di ba, sinenyas niya pa nga dun yung kanan niya. Asan ba yung tattoo na malaki ni BP Sara? Nasa kanan, di ba? Kaya si kay BP Sara pa rin yun. Ang inang yun. Ito pa, oh. Boss J! Boss J, big time datingan natin ngayon, ah. Parang si Banat Bay lang, Boss Diyos, eh. Siyempre. Kaya ba kayo nakakita ang Banateros na DDS na poor? Putang ina, yabang eh, no? Pag huwag ka magyabang, Jiggy Barra, binigay lang sa iyan. Hindi na, ito na, hindi na nagyayabang. Hindi na nga magyayabang, eh. Para wala na kayo masabi. Ito, sabi, oh. Napanood ko yung... Ay, naku po, ayoko pag-aaksayan ho ng mga panahon niya, mga punyetang yan. Oo, imod betlog yan sa binan niya. Joa Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Ay, tapos na pala. Oh. Imod petyan sa mga... Ano niya, kaya ayoko pag-usapan po yung mga... ganyan mga tao na walang ambag sa buhay ko. Minsan hindi pinalamon niya yung mga kapatid ko. Panoorin natin. Ito, sunod natin to. Ito yung tiga, alam ko napanood nyo na to, pero ito yung tiga pagtanggol ni ano, tiga pagtanggol po ito ni Ma'am Shitars. Tignan mo nyo, di ba? Ang galing ng combination, eh, no? Ma'am Shitars and the Shrek. Diba? Hoy, Bright, shoutout sa Bright. Rika Abe, shoutout. Mamaya, shoutout ko kayo lahat dyan. Ha? Basta stay tuned lang kayo. So, nandito na po. Hoy, ulitin ko, ha. May rest back na po si FL Ma'am Shitars. Totoo po yan. May ano po talaga. May rest back na siya. Hindi ko lang po alam kung saan interview to. Na nakapagbitaw siya ng salita. At hindi ko rin naman din makita sa YouTube, eh. Nahanap ko sa YouTube yung full interview, wala, eh. Parang
dinaanan lang siya ng camera, tapos ano mong masasabi nyo sa ano ni BP Sara ngayon? Tapos parang basta may sinabi siya, nagalit. So, kaya ano lang kayo dyan, ha? Kaya BG, ano lang kayo dyan? Stay tuned. Tama ba? Stay tuned. O yan, saan yung papanoorin natin? Saan yan? Nawala po tayo. Pag, oy! Where's the... Oy! Asan na? Asan? Asan na? Ay, ito pala. Oh, ito. Ay, grabe. Ilong pa lang, oh. Ilong pa lang, guys. Panalo na, oh. Oh, si Tarsier, tsaka si, ano, no? Tsaka si... Alam niyo ba't kaya ganun, no? Yung mga Tansu vlogger, isang hugis ng ilong. Ganito yung ilong ni yun, ni Kas Jarrett, eh, oh. Palapad, eh. Oh, ganito, oh. Tignan niyo, no? Oh, paano ba i-zoom to? Ano ba i-zoom? Susum nga natin para mas maganda, di ba? Ay, wala. Walang zoom. Ganda sana kung may zoom to, eh. I sympathize with the... Oo, tama, oh. Tangay na, no? Oh, ilong pa lang, panalo ni. Ay... I sympathize with the First Lady Liz Araneta Marcos. Wow, sympathize! I understand how she feels. Dahil kasi yung mga pangyayari ngayon at yung mga nakaraan pang mga pangyayari ay talaga nagpapakita na masakit para sa kanya. No, ano ito? Basahin natin ng comment. Natawa ako sa sinabi ni Liza. Tapal lang mukha niya kung hindi kay BP Sara, hindi magiging pangulo ang asawa niya. Uy, puto no. Real talk, shit, man. Real talk, man. Shit, man. Bakit 2016 pa lang nilampaso nga si BBM ni Lenny, eh. Oh, alam na. Alam ko andito mga pulahan. Sagot. Pwes. Ano na? Pulahan. Sagot. Pungi ay mas. Magalit tuloy si Ma'am Wingy niyo. Kasi naasar niyo kasi. So, yabang niya si mga idipungkol kayo. Dahil unang-una, itong sukdulan, itong nangyari sa Tagum, kung saan na yung sinasabi nila na peace rally and prayer rally, eh hindi naman ganun ang kinalabasan. Kundi naging destabilization rally. Dahil na, saan ka ba naman nakakita na prayer rally, pero kung ano-ano masasama ang pinagsasabi nila. Saan ka rin ba nakakita na isang bastos din ng bunganga? Ngayon, todo tanggol ka? Eh, mas bastos ka pa nga kay Digong, eh. Bobo ka ba? Sumutanggalin ko yung ilong mong malaki. Tangin ang to. Umiilong mo, kapares mo na, kasukat mo na si Maring Janet, oh. Gunggung tong hinayupak na to. Kaya ka na didisbar. Gunggung! Gunggung! Ano, ha? Ha? Ano? Ano? Ha? Ano? May porket malaki ilong mo, masisindak mo ko, ha? Tado ka, ha? Ikaw yung ilong na tinubuan ng muka. Ang inon to, makasita ka dun sa prayer rally na yun. Ikaw nga, untang bastos ang bunga nga mo, eh. Kahit nga babae po, kahit nga sa babae po, patol kang hayop, eh. Masasabi mo, no, ngayon may pa sympathy ka dyan. Kung sipain kaya kita. Ang inon to, hayop ka to. Alam mo, sino ang mga... Huwag mo titigan nga dun, baka samain ka sa akin. Huwag mo kong titigan nga doon. Tigilan mo yung tinitig mo yun. Lulukating mo yung mata mo. Sige, magsalita ka na. Against President Bongbong Marcos and kay First Lady Liz Araneta Marcos. Of course, masakit talaga yon dahil unang-una, si First Lady ay nakita niya kung paano ang hirap na ginagawa, ang sakripisyong ginagawa ni President Bongbong Marcos upang isaayos ang ating mga suliranin, ang tinatahak. Ano daw? Hirap ang ginagawa ni BBM? Saan hirap doon? Yung mag-travel? Sarap kaya mag-travel? Paanong hirap? Putang ina. Yan pa nga lang nararanasan nyo, hirap na. Eh paano pag naranasan nyo na yung naranasan ni Tatay Digong nung panahon ng COVID, hindi umiyak na kayo. Tanginan itong mga to. Makasumbat kayo sa amin na hirap. Tsaka huwag kayong magsasalita na hirap-hirap.
Pinasok niyo yan eh. Alam niyo naman na ganyan yung magiging katungkulan niyo rito sa Pilipinas. Tapos ngayon susumbatan niyo kami na alam niyo naman yung naging hirap. Tanginan niyo. Tigil-tigilan niyo kami sa kagaguhan niyo ha. Pumasok-pasok kayo sa pagiging pumasok kayo sa pagiging presidente. Tapos ngayon susumbat niyo sa amin. Alam naman ni First Lady yung hirap na BBM. Malamang. Eh kaya nga naging presidente para tulungan mo ang Pilipinas eh. O ngayon mag-isusumbat nyo sa amin yung hirap-hirap na dinadanas. Wala pa nga kayo sa kalingkingan ng dinanas ni Tatay Digong nung panahon nung siya yung presidente. Kakapiranggot pa lang yung nararanasan yung problema. Tapos sasabihin nyo, hirap. Kung inan tong mga to. Naiblad daw siya. Si Pabo, salamat ka ha. Salamat ka, mahal tong laptop ko. Kung hindi, sinipa kita dyan sa monitor. Tado ka, ha? Nating mga challenges dito sa bansa. And still, meron mga tao na supposed to be ay kasama niya lang at nagko-cooperate sa kanila and tinatahak yung parehong direksyon ng gobyerno, okay. Eh, taliwas naman ang ginagawa. Siguro, I would suggest na si Vice President Inday Sara, na kaibigan din natin at kasama ko sa campaign, re-examine niya yung kanyang position sapagkat the Vice President should be alam mo, digong tuloy ah. Alam mo, gadong. Alam mo, gadon, eto, sabihin ko sa iyo ah. Yung sinasabi mo na parang gusto mong patinuin ni BP Sarang ang partido niya. Hindi naman sila katulad niya eh. Oo. Na kung ano yung sabihin ng pinuno, susundin nyo na kahit mali. Yan ang hirap sa inyo. Huwag nyong itulad yan sa ano namin. Hindi yan hindi ugali ng mga Duterte yan. Hindi ugali ng mga Duterte ang pag-uugali nyo. Sasabihin mo na, no? Sasabihin mo na kailangan parang patinuin ni BP Sara yung ano? Yung mga kapartido niya? Gago ka ba? Gigil mo ako ah. Ngayon na pagod ako tapos luluk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 ul
Palibasa kasi sa inyo eh, kapag sinabi na, oh, ganito, tanggalin si ganito, tanggalin si ganyan, susunod naman kayo. Kahit alam nyong mali, susundin nyo pa rin. No, di ba? Tigil-tigilan nyo, wag nyo igaya sa partido nyo ang partido ng Duterte. Napaka wala sa kalingkingan yung samahan nyo sa mga Duterte. With the president in facing the challenges of our country. At dapat yan ay samahan niya ang presidente, hindi paliwas sa pagpapakita ng suporta. Talagang yung pag yung nangyari, marami anong pa. Anong taliwas? Wala. Ulitin ko nga, putang inang itong hype na ito. Anong taliwas? Talagang yung pag yung nangyari, marami pa mga insuporta. Pagpapakita ng suporta. Talagang yung pag yung nangyari, marami pa mga instances na nakita natin na si BP Inday Sara ay nadadala doon sa mga nasa paligid niya na paanong nadadala? Narinig mo ba na nagsalita si BP Sara? May sinabi ba? Hindi kayo mga ka-DDS, may sinabi si BP Sara? Kaya na para sabihin nito ni Gadon na nadadala? Meron? Ano ka rin eh, no? Fake news ka rin gano'n eh, no? Wala naman sinasabi si, ano ah. Wala pang, masyado kayong advance. No? Wala pang sinasabi si BP Sara about dyan sa inyo. Puro nga lang no comment yun. Puro gayto ganyan. Tapos sasabihin mo, nagpapadala? Bobo ang puta. Pasok. Siguro ay kung ano-ano mga sinusulsol sa kanya, kilala. O ito nyo, pinapalabas niya ho dito na nasusulsulan si BP Sara.
Bangag ka ba? Sabi ni Maring Karin yun ah. Bangag ka ba? Bangag ka rin ba? Punta na kapag ikaw yung naging bangag sa Pilipinas sa gadon ah, ang laki ng papasukan diyan ho. Punta na baka 0.5 isang higupan mo lang. Ha? Baka yung 0.5 isang higupan mo lang ha. Ang laki ng butas ng ilong mo para kasi si Cash Jarrett. Alalahanin mo ha. Ang ina nito mga pagsalita tong hype na to, alam mo ba? Perfecto tong po. Gunggong. Kung sayo, mga bobo, sa akin, mga gunggong. Tigilan mo ako, ano diyan? Papa sulsul. Narinig niyo, nakita niyo ba? May napansin ba kayo nagpasulsul si ano? Tsaka hindi ugali ng mga Duterte yun, yung sulsul-sulsul katulad nung sa inyo. Pag sinulsulan nung isa, pag sinulsulan ni Ma'am Sitars, kayo, or yung mga bataan ni Baby M dyan sa gobyerno, pag sinulsulan na, oy, tanggalin mo si ganito, si ganyan, susunod kayo. Imahin niyo yung Duterte, ha? Alam ko naman si Baby Inday na mahusay naman ang pag-iisip at siguro ay hindi lamang niya nare-re-ex. Paanong mahusay naman, Gadon? Paanong mahusay naman na pinagsasabi mo? Eh kung pagkukumparahin ko kayo ni VP Sara, napakalayo mo, ha? Huwag kang assuming, hindi lahat ng malaki ng ilong, lahat na iigop. Sorry. Hindi lahat ng ganyan ng ilong, ha? Walang utak. Para sa kaalaman mo lang, ha, Gadon? Anong parang may isip naman? Parang may isip naman? Putata, attorney ba to si Gadon? Attorney ba to? Putang kaya ka na disbar eh. Ganyan yung mga lumalabas sa bibig mo. Hindi mo malang pinag-isipan. Kasi kapag sinabi mo na parang, alam mo yung meaning ng parang, Gadon? Yan na, halika dito. Diba, attorney ka? Na-disbar ka lang. Tuturuan kita, grade 2 lang ako. Ang parang, ito, makinig ka gano'n na, ang parang is parang, alam yun, talagang hati ka na, ay si BP Sara, parang may isip naman. So, ibig sabihin, hati ka. So, ibig sabihin, yung isang side mo, parang walang isip. Yung isang side mo, parang may isip. Gano'n ba? Gano'n? Tanganan to. Graduate ka sa attorney, hindi mo alam yung meaning ng parang. Sa amin kung ano dapat yung position niya sa mga bagay-bagay niyan. Kaya ako ay si First Lady ay talaga nasaktan dyan sapagkat alam niyo naman sa loob ng napakaraming taon ay sinuportahan niya si President Bongbong Marcos. Oh, ngayon, kasalanan ni BP Sara edi sana yung doon siya nagalit sa tatay. Doon siya nagalit kay Tatay Digong, hindi kay BP Sara. Anong kinalaman ni BP Sara doon? Tagata nag-iisip doon. Pare-parehas lang talaga kayo ng mindset. Bagay na nasa script niya yan. Hindi lamang yun. Isipin yun ng kanyang minahal at pinakasalan at sinamahan sa buhay si President Bongbong. Putang... Ano to? Aldab? Ano to? Rewind? Ano to? Movie? Drama? Korean drama? Ano to? Anong klaseng ano to? Palabas? Unang-una, alam nyo naman ng mundo ng politics? Sasabihin mo, pinakasalan, minahal, ito, support. Puta na, bababuyin ka talaga dito sa politics. Bongbong Marcos, at that time, nagdapang-dapa ang mga Marcos. Oh, kasalanan ng mga Duterte. Yung kasalanan nyo yun. Kasalanan ng mga Dilawan yun. Puta na, bakit nung panahon ba ng dinudurog ng Dilawan ang mga Marcos? Andun ba ang Duterte? Hindi ah. Wala. Gago ka ba? Pumasok-pasok kayo sa pagiging politics tapos iyakin kayo. Ngayon lang ako nakakita ng isang politiko na iyakin. Okay, tapusin na lang natin itong pinagsasabi ni Gadon tapos mag-end na tayo ha. Dapang-dapa, talagang gupong-gupo. Yung panahon na yon
ay doon niya sinamahan si President Bongbong Marcos. Oh, pakialam namin kasi doon. Tag, doon anong pakialam namin doon. Una-una, isa rin kami siya naging supporter ni Marcos dati. Dati ha. O baka ako lang. Sige, ako na nga lang. Angkinin ko na lang. Suluhin ko na lang. Sir, pwede gamitin kahit naka-charge iba ngayon. Di tulad ng dati ha. Di nga, pwede to. Di muna, hindi. Natatakot ako. Basta tapusin ko muna itong live, ano na to, yung kay Gadon. Tapos bukas na lang natin ito extend ha. O, asan na ba tayo? Unang-una Gadon, itong sa pinagsasabi mo dito, sa video mo na to, yan, lapad na ilong mong, ano, pinagsasabi mo dito, hindi naman Duterte yan ng baboy sa kay Marcos ha. Mga dilawan. So ano yung pinagsasabi mo, ano? Ano yung pinagsasabi mo, Gadon? Ha, Gadon? What are you saying that the very dirty language? Ha, Gadon? Hintay na yun. Wala naman yung panahon na yun. Ang mga Duterte, eto pa isa. Paano ko ba nasabi na makitid ang utak ni Gadon? Isipin nyo maigi. Hindi naman pangbabalahura, pangbabastos ang ginagawa ng mga Duterte ni Tatay Digong. Paalala yun. Pinapaalalahanan siya. Although nandun na tayo na natawag siyang bangag, so at namumura siya, eh si Tatay Digong ganun naman talaga yun eh. Ito tosing mas malamang pa nga yung ano, mas lamang yung pagpayo, di ba? Sabi ko ito, abogado ba ito nagsasalita na ito? Hirap pag mga abogadong ganito, no? Kaya, may kilala akong ganitong abogado, yung alam yung best friend ni Banat Bay. Sa mga pangyayari ngayon na nakikita niya na ginagawa naman ng lahat ng ating presidente upang ang ating bansa ay maiahon at merong tao na dapat ay kasama niya sa pagbabangon ng ating bansa ay yun pa ang nakikita na tumapaliwas dahil sa mga pangyayari, mga sulsul, mga kung ano-ano, mga plano ng ibang tao na sa paligid niya. Kaya ako ay sympathize with the First Lady Lisa Araneta. Mga umaano daw sa paligid niya, sulsul daw, mga sumusulsul daw kay VP Sara. No? Isang malaking kalokohan talaga itong pinagsasabi niya. No? Isang malaking kalokohan yung pinagsasabi mo, Gardens. Alam mo, Gardens, ha? Sa sobrang kasipsipan mo kay Ma'am si Tarsha, nagmumukha ka ng tanga, ha? No, nagmumukha. Oy, gusto niyo na ba makita? Oh, ito, hindi ko na tutuloy ito bukas. Ngayon ko na ipapakita yung, ano, yung video na sa pagsagot ni Madam Lisa sa ano, sa tawag dito sa about dun sa sinabi ni Bibi Sara. Gusto niyo na makita ito na. Wait lang. Ito yung video. Anak na titing ayaw kumana. Ito. Ito yung video pangita ko sa inyo ha. Ito yung paghirap talaga pag paglaki kang bundok eh. Hindi mo alam gumamit ng apple. Nasaan na yun? Ba't na wala? Ito, panoorin nyo ha. Ito yung ano, ito yung sinasabi kong sumagot na po si Ma'am Shitarsh sa paratang ni ano, sa mga paratang, sa mga sinabi ni VP Sara. So ito at panoorin natin. Lakihan lang natin para mas maganda. Mas palakihan natin para mas maganda. Yan po yung sagot ni Ma'am Shitarsh doon sa sinabi. Hi. Wala bang gawa po. Hindi ko kasi mahalap yung video, pero alam ko na dito yun. Wait lang. Ayaw ko nung yun. Nakakainis. Dito lang ako kay Gadon. So yan no. At yun nga, ay nalobat tayo sa kasamaang palad. Ay tayo ay nalobat. Kaya mapapaaga tayo ngayon, 1 hour lang. Tsaka okay na rin to, tipid sa StreamYard. Hindi, alam ko may ano ko dito. Wait lang, pasa ko nga kay ano. May pasa ko nga kay... Sabi dito, Giannis, kung first time pa to,
I-drain mo ang laptop, tiisin mo na lang muna, i-drain mo muna. Then pag fully charged na or at least over 50 kahit na i-plug mo na lang kung mag-live ka. MacBook din ang gamit ko. Sige po, ma'am. Opo. Oh. Oy, shoutout pala kay Mami ano ha, kay Mama Dayan. Mama Dayan na kahapon pa yung live ko pinapanood mo. Okay, no? So, wait lang ha. Hanapin ko nga yung video dito ko hanapin. Meron talaga nun, galang yung nagbibiro ako. Mukha lang ako nagbibiro, pero parang ganun na. Joke lang.